day po sa ating lahat at welcome to Behind the Game kung saan makakasama natin ang PIBAQ 38th season champion Bulacan Starks. Dito po malalaman natin yung pinagmulan at yung pinagdaanan ng Bulacan Starks sa kampiyonato na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Coach Joel Pertes, kasama ko si Coach Raymond Sosing. At syempre kasama natin ang Bulacan Starks. Simulan natin kay Coach Nino, best coach. Coach Nino, hi po na sa ating mga tagapanood. Magandang araw po sa inyo lahat. Dito po kami para mag-discuss about kung paano namin nabuo yung team, paano kami nag-come up sa championship. So sana po panoorin niyo po ito at supportahan niyo po. Patuloy niyo pong supportahan ang Starks Basketball at yun din po ang PIBAQ. Okay, and of course, kasama rin natin ang Finals MVP, Mel Gel Parian. Mr. Automatic, Mel G, pati mo na. Hello, good morning po din sa mga viewers natin. Continue to support Starks Basketball and SBP PIBAQ. Okay, and of course, Defensive Player of the Year, Muscle Man, Sandy Limen. Magandang araw po sa inyo. Tawag dito, continue to support PIBAQ and SBP and of course po Bulacan Starks team. Okay, ayan, the muscle mass, Sandy Limen. Kompleto po sila ngayon, yung big three ng Bulacan Starks. Ano? Yeah. Okay, simulan ni Coach Tinio, yung humble beginnings, Coach. Konting summary lang ulit, ano? Ng ating pagsisimula habang tayo ay nagiging basketballista. Ito si coach talaga to, ano to eh, first pick. Boss, pakikwento sa atin 'yan. First round pick. Simulan natin nung bago ako nag-start ng basketball since high school. So, lahat ano accidental lang eh. Late bloomer kasi ako pagdating sa basketball. So, talaga nakapaglaro ako ng organized basketball is nung when I was in first year high school. So, accidentally first year high school nakapag-tryout ako sa team sa school namin. So, nakuha. So, doon start na 'yon tuloy-tuloy. Meron yung kasama mo, yung kasama ng tryout. Hindi nabanggit. Siya yung nagyaya sa akin, siya yung hindi nakuha, ako yung nakuha. So, kaya inis na inis siya sa akin. Pero magkaibigan pa rin kayo. Hindi naman kami hanggang ngayon. So, 'yun doon ako simula. After that, after high school, I played for UST during my college days. Okay. And then during my amateur day, I played for Happy, alam mo yung corporation, during my PBL days. And then after that, I joined the draft, I think 2004-2003. I was drafted by Talk and Text. 14th pick. Yes. Yeah. And then after that, yun, the rest is history. Ngayon, dito na ako. Talaga naman, Coach Nino Gelig. At syempre, Coach, yung journey mo from the PBA and hanggang sa nagiging napunta po tayo sa Doha, Qatar. So, Coach, ano po yung nung nagsisimula po kayo sa inyong paglalaro na mga na-encounter ninyo na siguro yung mga obstacles, kung paano mo siya hinarap, mga challenges. Pakikwento naman, Coach. Actually, gano'n naman sa basketball eh. And I know lahat naman ng player makakarelate. Yes. Wala namang smooth ride papunta sa... Talagang pinaghihirapan. Lahat pinaghihirapan. So, ang maganda lang doon, pag lahat pinaghihirapan mo, pinagdaanan mo lahat ng hirap bago mo ma-attain yung ayun goal mo, is mas masarap ang feeling. Ayun. Lahat ng bagay pag pinaghihirapan natin, mas masarap ang feeling pag na-reach natin yung goal natin. Yes, very well. So, kagaya rin sa buhay, di ba? Ups and downs naman eh. So, ang tanong lang doon, kung paano ka babangon? After mong madapa or magkamali, dapat tuloy-tuloy lang ang buhay. Ganun din sa basketball. Coach, ngayon, i-ano mo naman sa amin, Coach, kwento mo naman yung transition mo nang nagpunta ka dito, di ba? Different field na, di ba? Different field na. So, iba na ngayon yung tinahak mo rito. Iba na yung tinahak mo, hindi na yun talaga. Nandiyan pa rin yung basketball kasi connection siya, di ba? Pero doon mo kami dalhin ngayon, Coach. Ano naman yung career ni Coach Nino dito? Yung career mo ngayon dito. Actually, kung bumalik ako dito, actually nagpunta ako din ng 2010, yan, magkasabay kami ni Sandy. Pero 1 year lang, and then after that, bumalik ako ng PBA, naglaro ako sa Alaska, yung last year ko. Nakasabay mo ko sila, Cyrus ba? Si Cyrus, sila, yan, sila, yung daddy ni Kai Soto, si Irvin, yan, kami magkasabay. Si Willie, hindi ko na siya inabot nun, sa kabilang team na siya. So anyway, yun nga, after kung naglaro sa Alaska, and then bumalik ako to 2014, I think, na bumalik ako dito. Kasi yung wife ko, nagtatrabaho siya dito. So at that time, yung baby namin is 1 month pa lang. So at that time, nawala na ako sa Alaska, nag-end contract ako. Pero supposedly, maglaro pa ako sa isang team.
Pero 1 year lang yung contract na binibigay sa akin. Coach, maraming gustong malaman to eh. Lahat yung sumusuporta kayo, lalo na sa Pilipinas. Ano ba yung work mo ngayon dito? Actually ngayon, nasa HSC ako, sa safety department ako, sa Lucel. Isa kami sa yung nag- malaking project ako sa Lucel. So, sa actually ngayon sa ano ako, sa Qatar project management ako na company. So, isa kami sa isa sa mga client representatives sa Lucel City project. Ang kita mo, ano? Transition ba? Ibang-iba talaga. Ibang-iba. So, adjustment, pero ganun talaga naman ang Diyos. Nakapag-adjust at medyo, at least, pinaswerte pa rin ang maayos yung trabaho. And then, yun. Yun lang. Bakit ako nandito? Because, nandito yung wife ko at that time. Okay. So, kaya, bumalik ako dito. Kung wala siya dito, malamang nag-stay pa ako today okay. For the PBA. So nauna po years si pa. Si oh, dito kasi siya naka-base. Okay. Eh. Dito siya naka-base. So sabi niya sa akin at that time is punta na lang daw ako kasi kung maikli lang may contract. Yeah. So dito muna start a new beginning. So naging okay naman. At least nandito, nakapaglaro pa ng basketball, nag-iiba yung competitive pa rin. So ngayon, hindi na ako naglalaro talaga. Na hindi ako naglalaro lang. Ngayon na dadagdagan pa na napupunta na ako sa coaching ng ano na coaching career. Doon talaga pupunta ko, siya. Oo, tumatanda na eh. Kailangan na, kailangan na. Kalabaw lang ang daman tumatanda ko. O sige, sunod natin, Coach. Pinagsin na lang yan ni Coach Ninyo. Talaga mahaba pa yan. Summary na lang talaga. Pwede pa kung one episode. Episode pa, oo. Okay, punta tayo kay Melo Gelo pa rin naman. Ayan, Mr. Automatic, the Finals MVP. Melo G, bigyan mo naman kami ng background sa bago naging Mr. Automatic yan. Yung mga pinagsimulan ng isang Melo Gelo pa rin. Ano ko, starting ako sa Bulacan talaga, sa Mingawayan. Ikaw talaga yung taga-Bulacan? Taga-Bulacan siya. Bali, ang roots kasi namin ni Kuya Rodney, same. So sila yung naka-discover sa akin. Rodney Santos, saka yung Reggie Santos. Nakita lang nila ako naglalaro yung parang every morning, shooting-shooting. Tapos nakita nila, sabi na, Matay, matangkad ka na, matangkad ka na. Pero ano na ako nun, 14 years old na ako. So yun, dun nag-start. Mama talaga ito. Tapos nung mga ano, hindi ko naman sila masyadong in-entertain kasi ayaw ko rin yung basketball. Nung nag-17 ako yun, inofera nila ako kung gusto kong maglaro sa San Sebastian. Yun. Kasi doon, Coach, yun nga, sabi ni Coach Nino, pinaghihirapan namin yung lahat. Yes, totoo. Kaso may mas mahirap doon nung na-ACL ako. Kasi nung time na na-ACL ako. Pala. Oo, Coach, ACL ako. Anong edad ka nun? Bali, 18 ako nun, Coach, yung na-ACL. Bata pa nun. Bali, ano, high school, nagbasti ka na. Ano, first year Bali. Tapos nung na-ACL ako, tinry naming makabalik. Naglaro pa ako sa ibang commercial league, under Delta, kay Mayo sa okay. Sa Pampanga. Kasi team Pampanga yun, Coach Ato Agustin. Kasi yun, parang hindi na rin talaga fit sa akin yung basketball that time. Kaya nag-decide na lang pumunta sa Qatar. Okay, so pagdating naman dito sa Doha, siguro nung year yun? Nung nag-Doha na ako, it's medyo matanda mo ako. Tagal ka na diba? Hindi ako, it's mga 2014. Ayun, 2014. Tapos umuwi ako, tapos bumalik na. Ang backstory ko, Coach, kasi from ACL, naka-recover. So yun nga, no, yung psychological effect nun. Psychological. Dati, napag-usapan natin, na-overcome mo yun, ano? Yung nga, kahit na, minsan kasi pag may ACL ka, maratakaw ka na. Yung kasing na-ACL ako, parang expected nila nung na-operahan ako, same performance nung... Eh, syempre, mahirap. May yes. Pagsabayan nun. So, nasa isip mo talaga, natatakot ka na parang igalaw pa to. Oh, tsaka, ano eh, mas maraming healthy legs nun. Mm-hmm. Tapos, bata eh. Kaya tuwing magkakaroon ng practice amin. Sumasakit pa ba? O pag ganyan? Ngayon, Coach, sumasakit. Sabi ng doktor kasi good as new eh. Ganun ba talaga yun? Ayun sa akin kasi, Coach, sumasakit siya pag ayun na. Kumikirap pa rin, ano? Namamaga siya. So, hindi talaga siya, ano talaga, yung wala na. Siguro, strengthening talaga. Kasi pag alam, masipag ka mag-strengthen yun. Yun, para talagang... Continuous kasi yan eh. So, siyempre may tama na bago yes. Ko, pero wala na talaga. So, hindi talaga siya katulad noon before the injury. Tsaka every week, kailangan, Coach, parang sa isang linggo mo, hindi siya pwedeng hindi ma-stretch. Oh, okay. Hindi ka pwedeng hindi mag-gym. So, it's a great comeback story for you. Nakunray mo, nag-galing from ACL pa, tapos nag-develop pa rin yung game mo, yung Finals MVP, yes. Diba? Eh, napakagandang comeback story ko sa ating yan, mga Jello, yun. Ayan, tinanong rin natin kay Coach Nino. Ano naman yung ano dito? Work mo ngayon? Para yung career naman. Sa career wise naman, Coach. Yun nga, parang started from bottom din. Nag-sales din ako dito. Tapos
ang pinaka-breakthrough ko talaga dito is under Coach Noe sa Beton. Okay, so, naging document control nila ako dun. Tapos, after nun, ngayon, currently, ano na ako ngayon dito, parang yung stable na ako. Kasi under UDC na yung ano ko eh. So, kumbaga, ano na ako, owner na rin ako ng properties dito. Ooh. Kaya, medyo maganda yung transition. Pero pinaka-breakout ano talaga para sa career ko dito, yung sa Beton. 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 Doon nag-start yung swerte natin. Yes. Maganda doon yung ano, yung sabi niyo nga coach, marami talaga 'to natutulungan si Dino. Oh, totoo 'yun. Binabalik lang niya yung ano niya, yung blessing, yung maganda sa amin. So napaka-blessed na. Bless rin tayo. Naging blessed si Jello. Bless rin naman niya. Oh, sige. Mamaya na pareha si Melody. The defensive player of the year, the muscle man, Sandy Limin. Ayan. Alam ko medyo late bloomer din 'to eh. Sandy, kwento mo 'yan. Ako nga pala, ang unang idol ko, Efren Reyes. Bilyar talaga ito yan. Bilyar talaga. Tapos, yung tumangkad na habang nagbibilyar, napapansin ng mga nanonood. Tapos, ang tangkad mo, bakit hindi mo ito? Anong ilang taong ka nun? Coach, siguro mga grade 6 to... May matangkad ka na ng grade 6? Grade 6 to second year. Nabibilliard ako na. Ano naman yung sorry? Grade 6 to... Tapos, nagkaroon ako ng mga kaibigan na mahilig mag-basketball. Tapos, ayun na. Yun na yung... Ikaw yung sentro nila. Yun na yung naging start ng... tapos, mabilis naging pro. Hanggang sa na-encourage ko yung maglaro din yung mga kapatid ko. Oo, so yung trivia yun, na siya yung nag-encourage dun sa dalawa. Lalaki. Marty, malalaki sila eh. Apat kami coach. Malalaki sila magkakapatid eh. Saan ka ba naglaro, Pugs? Para alam na yun, nila lahat. Apat ang school ko, coach. Apat ang una kong school, PIP. Tapos nag-team B ako sa Letran. Tapos, ang nagtagal ako sa PSBA na. Jaguars. Tapos ang last, CCP ko. Yun na, tapos... Around the world? Inikot mo lahat ng liga yun. Tapos nabuntis ko yung asawa ko. Yun na ako. Okay, paano napunta sa Doha? Anong taon? 2010. Sabay-sabay kami ni Coach Nino. 2010. Okay, and what is your career now? Ano naman yung... karera ni Sandy rito. Pareho kami ni Coach Nino. HSE. HSE rin safety. Nasa ito yung mga million safety hours, million hours. Ganyan ka lalaki. Zero accident yung mga yan. Pag sinita ka niya, Coach. Di ba lalaki? Wala kang hard hat. Okay, Sandy. And thank you, Sandy Limin. Ayun, may magandang trivia yun. Ano, na, like, para si Tim Duncan yan eh. Swimmer dati yun, bago siya talaga nag-basketball. That time, parang binagyo eh, yung school nila. Eh kayo, nag-shift siya ng, nasira yung swimming pool nila eh. Nag-shift siya ng basketball. Okay, late bloomer, pero nakita mo naman, bloom into a defensive player. Saka talagang very hard to contain ito pag nasa labang bola coach, ano? Para sa tingin ko nga, may instructions ka na give the ball to Sandy pag may advantage sa loob, ano? Sa loob. Tsaka coach, ito yung lagi natin sinasabi, no? Ako kasi, nakasama ko si Pugs eh, sa team. Alam ko yan, huwag mo na sabihin na mag-ready ka, magpa-condition palagi. Oh, ano yan talaga, yan yung kagandahan sa kanya. Hindi totoo kita, walang ano. Pero totoo talaga. Totoo yung disiplina. Yung disiplina, disiplina. Workhorse, coach. So yun, yun yung kailangan natin i-share sa ating mga viewers. Ano, nakakakuha sila ng mga pointers kung ano talaga yung mga gagawin. Okay. Next question tayo, yung origin ng Team Starks. Okay, si Melody. Inyo pong natunghayan ang unang part ng ating exclusive interview sa ating mga champion na Bulacan Starks. At sa susunod po ay amin pong ibibigay sa inyo kung paano naman na nabuo ang Bulacan Starks at kung saan sila nagsimula. Maraming salamat